Isang magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pong pag-aralan sa oras na ito ay patungkol po sa pagkilala sa Diyos. Sa Titus 1 verse 16, ang tunay na pagkilala sa Diyos ay makikita sa kilos o gawa. Dahil ang pagkakilala sa Diyos ay mababago ang kanyang buhay dahil sa katangian ng Diyos. Sinasabi sa Matthew 15 verse 8 to 9, ayon ng Panginoon na ati siyang pinupuri o sinasamba sa pamagitan lang ng ating mga bibig. Ang nais ng Panginoon na ang ating pagpuri sa Kanya ay nanggaling sa ating mga puso. Ang mga sumusunod ay mga katotohanan tungkol sa pagkilala sa Diyos. Una, ang Diyos ang may likha ng lahat. Sa Hebreo chapter 11 verse 3, ang paniniwala natin na ang Diyos ang may likha ng lahat ay isang batayan ng pagkakilala natin sa Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay makapangyarihan. Makikita po natin sa 1 Chronicles chapter 29 verse 11, maging sa Isaiah 66 verse 1, maging sa Efeso 3 verse 20. Pangatlo, ang Diyos ay alam ang lahat. Makikita po yan sa Hebreo chapter 4 verse 13, maging sa 1 John chapter 3 verse 20. Pang-apat, ang Diyos ay banal. Makikita po yan sa 1 Samuel chapter 2 verse 2, maging sa Leviticus chapter 19 verse 2. Panglima, ang Diyos ay espiritu. Makikita po yan sa Lucas chapter 24 verse 39, maging sa Colossians chapter 1 verse 15. Papaano natin makilala ang Diyos? Ipinakikita ng Biblia sa atin na ang Diyos ang siyang nagpapahayag ng kanyang sarili sa kanyang mga nilikha. Ang tao ay hindi makatuklas sa Diyos sa kanyang sariling kaisipan. Sa gayon, ang Diyos na mismo ang kanyang kagandaang loob at pagmamahal ang siyang nagkusa upang kanyang ipinahayag ang kanyang sarili sa mga tao. Ang pagbunyaging ito ng Diyos ay nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Nakasaad po yan sa Hebreo chapter 1, verse 1 to 3. Ang mga sumusunod ay ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa sanlibutan. Una, ang pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan. Makita po yan sa Mga Awit chapter 19, verse 11, maging sa Romans chapter 1, verse 20. Pangalawa, ang pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng konsensya. Ang konsensya ay ang pagkaalam ng tama at mali, na inudyo ka na gumagawa ng tama. Ito ay nilagay ng Diyos sa puso ng mga tao nang sila'y kanyang nilikhain. Ang konsensya ay natural na batas na taglay ng sangkatauhan. Sa Romans chapter 2 verse 14 to 15, ang konsensya ay ang paghiwatig ng Diyos na siyang pinakatuntunan ng isang tagapagbigay ng batas. Ganun paman, dahil sa kasalanan, ang konsensya ng tao ay nadungisan na at ngayon ay hindi na sapat upang makapaghiwatig ng husto ang Diyos sa sangkatauhan. Pangatlo, ang pahiwatig ng Diyos sa banal na kasulatan. Ang pag-aaral sa banal na kasulatan ay upang makilala natin ang Diyos. So John 5 verse 39, nakasaad po dito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Pang-apat, ang pahiwatig ng Diyos kay Kristo. Si Kristo ang pinakabuong pahiwatig ng Diyos kasama ng kanyang kalooban, kalikasan, katauhan at katangian. Kung tayo ay titingin kay Jesus, ay para ka na rin tumingin sa Diyos. Dahil si Kristo ang pinakamaliwanag na larawang diwa ng Diyos sa forma ng isang tao. Nakalagay po yan sa Colossians chapter 1 verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sa John 1 verse 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupuan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Sa Hebreo 1 verse 1 to 3, nung una, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng ating mga propeta.
Ngunit ngayon, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, ay nilikha ng Diyos ang buong sansinukob. At siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-ingat ng buong sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang layunin ng lahat ng pahiwatig ng Diyos ay upang makilala natin ang Diyos ng personal sa ating buhay. At ang pagkakilala sa Diyos ay maranasan ng isang makasalanan ang magbago.